Ma'am, ma-overdose ako. Yan, may kalaba. Wow! Uy, may isa. Tingnan nyo kabsa to. Dito na tayo sa bahay at sobrang pagod po talaga. Tas gutom. Nag-prepare na kami ng bote, mga garapon para sa ating kulot. Dahil pipigain po natin siya. Yan, nandyan po. Baka si mapanis kabsat, kailangan natin siyang ayusin ngayon. Oh. Eh, mamaya kakain muna. Talagang gutom na po kami. Gutom na talaga. Ang ulam po natin ay, ayan, pritong itlog, niluto ni sis. Tapos naggayat ako ng kamatis. Gigisahin ko po yan kakabsat na may bagoong. Tapos nagprito na si sis ng talong. Galing po yan sa farm. Pati po ito galing sa farm yan. Tapos naglalaga po kami ng talbos ng kamote. Galing din po sa farm. So, libre tayo ng ulam ngayon. Ito lang po yung ating hindi libre. Sarap talaga ng may tanim. Ano kakabsat? Anytime, pag wala ka nang maabutan sa palengke, pumitas ka lang sa bakuran mo, sa mga pananim mo, ay may ulam ka na. And dito na rin si nanay, gutom na. Eh, sabi ko, magkain muna tayo bago tayo piga ng pulot. Ayan. Si sis, naliligo na kabsat. Ako na nagtuloy ng ginagawa niya. At napakainit daw po. Ang gaganda ng talong natin kabsat noon, lalaki. Sabi ni Joy, gumanda daw ay timpla tayo ng pang sawsawan natin. Ito yung pinaka part 4 ng ating vlog sa ating pulot session. Nakakapanghina po yung, alam niyo, hindi pa kami naliligo, kakabsat, si sis maliligo pa lang. Tapos ako naman mamaya na at si kakabsat, sabi ko huwag siyang magbasa ng katawan dahil galing sa initan tas nag-drive. Baka ako ay sumakit yung mga kalamnan mo dyan. May trabaho pa tayo bukas, kakabsat. Dire-diretso po talaga yung ating mga gawain ngayong linggo na to. Buong linggo. At baka po itong vlog na to ay late nyo nang mapapanood simula yung sa part 1 natin kasi hindi ko rin po kaya na mag-edit yung galing tayo sa mga lakaran tas edit. Pahinga muna kabsat. Ipunin ko muna at mapapanood nyo pa rin naman po. Bukas magkikita ulit tayo ni Uncle Tobias. Magtatrabaho tayo sa farm naman. Kaya sabi ko, Uncle, bumalik ka bukas ha. Yung mga lakad natin kanina, kabsat, biglaan po yun. Kasi ang nakaset na talaga yung utak namin na sa farm lang talaga kami buong araw. Eh, ayun nga, tumawag si Siksinay na kailangan ng mag-harvest ng kulo. Harvest na tayo. Wait lang, kabsat. Nakulo na. Kunting kulo pa. Para medyo hindi masyadong makulo. Hindi na tinalang lahat yung baba? Ang dami, nanay. Nagkuha kasi si Joy. Pangalawang kuha niya to. Sabi ko, sayang. Hindi na ito kong dalaway? Hindi naman. Ang daming ulam. Sayang. Baka hindi maubos eh. Di may talbos ka bukas. Ang palayang ito. Kunting kulo pa. Mainit. Ano itong sibuyas na ito? Panggigisa ko yan, Nay. Saan? Dito sa bagoong. Magkaluto ang maluwa? Opo. Huwag na. Ano nangyari sa ano? Kain muna bago ang lahat. Sis, pagod na pagod. Hindi pagod sa ginawa. Pagod sa paglalakad at init. Nakamitin yung aming talbos ng kamote. Masa yung sandos natin. Parang masala lang ah. Kamsat, naalala niyo yung labayan ko nga ito ng kanin.
Naalala niyo yung pangkain ng mga Indian? Yung may masala sauce? Deng, dali ang magkain na muna tayo. Nakabsat, uso rin ba sa inyo to? Sa mga Ilocano, alam yan, aglablabay, tihi, pariyok, numalpas na kwa, luto. Pag gusto mo yung niluto mo at gusto mo pa masaid yung sauce, labayan mo. Simutin ang sauce. Only in the Philippines, dapat ba doon nalibagas. Wala ang plato kabsat. Siyempre kakabsat sa akin ito. Ginaude, awan. Yung nahuli, dyan na nagligo, sorry na lang. De, happy kami ni Joy, hating kapatid. Harap maligo, friend. Buti pa si Joy fresh na. Kainit na to, babe. Oo, dahil mainit ang panahon. Yan, magsandok na ako ng kalamay ko. Ay, maulaw ata, tao, napon. Pinakuluan mong nakaraang ano natin? Napakuluan. Hindi na. Di ba yung nakaraang maniinom natin? Ilang... Pagka ako nagkaipon ng... Ilang buwan... Kaya na tayo kakabsat. Na. Kabsat, maya na ulit na. Galit-galit muna para makatapos tayo ng trabaho. Fresh naman na si Idol. Sarap. Kakabsat, hindi po dumi yan ha. Yung ano yan, pag sa natutuyuan, galing sa basa. Malinis yan. Kakahugas lang yan. Diyan nagaano si nanay ng mani. Oh. Yung! Ay, tignan mo, Nay. Ano rin yan? Oh? Hindi pa pwede yan. Kasi napaaga nga kami at hindi. Pero pwede na, ang dami pa rin kata. Hindi kayo ano kasi ito, ma'am, napaaga talaga kami dahil yan, kaya kinuha dahil magkakaingin na yung mga mang yan. Mawawala to, kaya sabi ni ate, masasayang. Alam mo yan? Ang dami naman yan, te, kunti lang. Sige pa, kunti lang. Sige pa, ma'am, ma-overdose ako. Hindi mo naman kainin lahat. Kainin mo yun na yan. Hindi yun o yung maliliit. Matigas. Nanagwa. Yung! Yung may kalaba o. May kalaba? Kailangan natin tanggalin, no? Mamaya. Kasi yung may kalaba. Kasi baka ano kabsat, pwedeng isali ito, no? Tinan nyo po. May mga bubuyog pa na ngayon yung orange. Mag-iiba lang siya? Oo, mag-iiba. Yan. May mga ano, tatanggalin natin yan. Hey, nagalam pa. Ay, sorry. Yung mga ganyan. Pahirap po pala kakabsat ng may gloves. Ito kakabsat, parang buto niya, oh. Yan, oh. Tanggalin natin. Kainin lahat po ni nanay yan. Mamaya. Si Tizoy, nag-aabang na. Sarap, Deng? Mm-hmm. Yan, oh. Puspos na. Madami nito. Huwag nawawala sa ano. Taas mo na din. Ah, pipigayin niya? Pipigayin niya, Diyo. Iaano niya, tapos ako magpapiga. Sinsado na po kami, nakagloves na. Uy, kahirap pala pag nakagloves. Pero kailangan natin maggloves. Yan. Okay. Sarap. Ma, pahingi pa kami ng mangkok, ma'am. Plato, ma'am. Ang puti.
Kaya lang po siya medyo nanilaw sa part na to kasi merong naiiwan na ano, yung parang sunog. Paano ko kaya tatanggalin to, Deng? O, ano yung muna? Pwede man mahiwain eh. Hmm? Pwede man. Ito kasi baka mapanis eh. Yan, tanggalin muna natin siya dito. Kasi kakabsat, ayaw kong isali ang itim. Kasi mag-iiba yung itsura. Wow! Wait lang sisa. May bitot, may isot. Ay, ano? Isot? Okay. Okay, kaya mo na yan, ha? Kauwag siya, ha? Uy, may isot na nasama. Di, iyan mo na. Masasalain mo may sa orange. Hindi, pigayin mo. Napunta na lahat sa gloves ko. Mahirap pala nitong gloves na ito. Ito. Wow. Kabsat o. Proseso din po pala ito, kakabsat. Hmm? Mangyaya mo namang, babagsak naman yan. Oh, puno na, sandali lang. Pare, sarap. Oh, lutuin mo ngayon yan, mamumula. Nag-uuga namang. Agpusik. Kasi sabi nila, pag kinakamay daw, napapanis kasi nga, may pawis daw yung kamay. Kaya daw, madaling napanis yung ano. Pag kinakamay yung mga pagkain. Kamsat, ito na yung isang garapo na. Kaya pala dami niya mabigat. Ito na yan. Yun, yun lang siya ibabaw muna dyan. Yan, huwagin na ulit tayo din. Yung bigat pa niyan kasing bigat na kanina? Parehas lang. Oops.
Kabsa, tapusin lang po namin to. Pakita ko sa inyo yung pangalawa mamaya. Kakabsat, yung unang harvest po natin, ito po yung laman. Tapos meron pa ditong konti, pero sa iba nating lagayan ilalagay kasi nga may mga kulay-kulay itim siya. So, yun. Dalawang garapon ng ganito, kakabsat. Yan. Dalawang garapon ng Nescafe. Nescafe baka naman. Ito na po yung pangalawang harvest. Nabutas, oh. Pangalawa na to, no? Ay, pangalawa. Ito pinaka... Parehas lang kaya sila? Malaman natin din. So, kakabsat, ang palatandaan ko sa first harvest, ito. Sa second harvest, ito. Ewan ko kung magkakasya po yung tatlo na yun. Wow! Puti din po ito, kakabsat. Ganon din. Tingnan nyo, kabsat, oh. Magga-gloves na po ulit kami. Kailangan na ulit mag-gloves. Alam nyo yung kinukuha natin dati na may kulay orange sa mga gitna. Yan po yun dahil nga napaaga tayo. Medyo nagda-dark pa lang siya. Di ko lang sure, kabsat, pero yun yung pagkakaintindi ko base sa pagkuha-kuha natin dati. Kaya yung bahay niya medyo maputi pa kasi nga maaga pa para harvestin. Pero kalasa pa rin naman po siya ng pulot. Pulot na pulot pa rin po siya, kabsat. Pure na pure honeybee. See you later, mamaya na ulit. Kakabsat! Bili na po kayo! Tignan nyo naman yung nakakuha natin, no? Ganyan po siya karami. Plus may tab pa. Ito ay enan. Yan po mga kakabsat. Ito po yung na-harvest natin sa dalawang puno. Ito yung unang harvest. Siguro may mga na-ano pa tayo dito, natanggal na, napunta sa iba. Tapos, ito naman yung pangalawang harvest. Plus ito. Sa iba dito. Medyo marami-rami rin po pala. No? As in, marami po talaga, kakabsat. Pure na pure honey po yan. Fresh from the tree. Fresh from the honeycomb. Oh. Katuwa, kabsat. Ano? Yung mga first time nating kumuha niyan, eh, talaga namang nafe-fail tayo. Pero, ilang beses na po. Pangalawang taon na natin ito. Di, pangatlo. Pangatlong taon na po natin ito, kabsat, na nag-harvest ng pulot na lagi po na tayong may nakukuha. So, ano masasabi mo, kabsot? Ayos yan. Ha? Ayos yan. Ayos yan. Saya? Masakit sa dibdib, matapang. Ay, kakabsat, kinain namin yung mga natira. Yung dibdib ko parang, alam yung sa Ilocano, makapagpabarukong, barbarukong hinap. Yung parang nag-ano, parang nag-heartburn ba yun? Heartburn ba yun? Mga niluluto kasi ito. Ito pure na pure. Fresh. Sabi kasi nila, kabsat, pag nasobrahan ka daw nito ay para kang malalasing. Parang alak daw po siya. Ito kasi bibigay ko kila Diana, tsaka kila Ante Angela, tsaka sa kanyang mama Maricel. Ito naman kay Higa, kabsat. Pero ito, kabsat, may mga may-ari na po kasi inyan. Ito naman, tag-isa kami ni sis. Yan po, meron ng mga may-ari po niyan. Ito, meron na rin. So, ito lang po yung natira sa amin ni sis. Yan. Ayun. Inano ni Joy at medyo malagkit yung ilalim. Eh, naglinis po kasi kami bago tayo mag-vlog ulit ng update. Nagbuhos kami at nilanggam po kami, kakabsa. Tumutulo yung mga pulot dyan kanina. Nagsabon kami ng sahig. Ay, baka tayo ay ma-awardan ng ating mother dear. Kakabsat, hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating pulot serye ngayong buong araw. Isang araw lang po natin siyang ginawa, pero apat na sequence po siya, kakabsat. Yun, kabsat, thank you so much sa panonood at sa support. Love you all, kakabsat. So, kunin na natin. Sis, mag-goodbye ka naman dito. Mag-goodnight ka naman. Ngayong may-ari na. Uli na ang paninda. Paninda. No, hindi ko ito titinda. Papamigay natin ito sa mga... So, yan. Ay, kalabaw mo. Kila Ante Angli. Eh, naiwan itong isa.
Tinamag ka siya, Day. Yeah. Baka matapon. Pinadali.